Okay, so we are now in day number four of ECC 140, and the title of the module is Risks Response. Ilabas ko ulit tong photo na to to remind you na nandun na tayo sa probably this part. Yellow, itong yellow box na to. And yung red heart na yan. Nandiyan na tayo sa portion na yan ng module. So, kayariin natin yung internal control consideration. Yan yan. And then, didiscuss ng substantive tests. And ito, isasama pa itong green box, yung completion phase. So, yun ang sakop ng day number 4. Halo-halo itong sa tatlong parts na ito. And that means na yung last module natin pertaining to audit theory, which is day number 7, will cover itong dalawang dugo na ito. And after that, out-prob na tayo for the rest of the subjects. 140 and 140, out-prob na tayo. Okay, so ibalik ko lang. So now yun yung evidence gathering is substantive procedures. You either do test of details ng transactions or test of details ng balance. Okay ba yan? And the primary objective lang naman ay para makita mo nga kung nagko-comply ba talaga dun sa AFRF or sa Applicable Financial Reporting Framework yung financial statements ng company. With the evidence you gathered, is it enough to conclude? Is it enough to issue an opinion regarding those assertions? Okay? And completing the audit, this is just the wrapping up phase. Tingnan mo kung saan ka parte may nalimutan. Tingnan mo kung yung conclusions ba ay nagmatch dun sa nagather mong evidence. Okay? So, let's discuss PSA 330, which is referring to the response. Na anong procedures ang gagawin mo once you have assessed the risk? Kaya sabi ko, meron pa rin itong parting internal. Number one, overall responses. So what would be your overall response once you see the list? You should determine daw kung ano yung responses mo sa ROMM at the financial statement level. Okay, ano yung mga pending responses? So once you see a risk, once you determine the risk at the FS level, na-address mo na yung overall na ROMM niya, ano yung mga kailangan mong gawin? Una daw, emphasize yung professional skepticism. So when we say emphasize professional skepticism, you're just basically telling your team na maging mas maingat pa tayo from now on sa pag-gather ng evidence, sa gagawa ng mga procedures natin to gather those evidences. Kasi maybe, hindi pala sila, nagiging masyado pala sa silang reliant sa mga naalalaman nila at hindi na sila nagiging investigative. Ano? Wala na silang questioning mind. Okay? So you're just emphasizing it to your team, to your staff, na pagbutihan lalo. Okay? And yung number two, actually, I'd like to share, nagulat ako dati nang may sinagutan akong question. And ito yung mismo, ano, ito yung mismong gist ng question. Ano. Meron ka daw na address na risk na higher dun sa inaasahan mo. Okay, so kunyari, no planning, ito lang inaasahan. So na, find out mo. Ganito pala. Alright? Ang to gagawin. And surprise ako na ang sagot is palitan mo daw yung staff mo. Di ba? Di ba pwedeng galingan lang? Or ano? And the reason is, kaya mo pala siya papalitan. Eh dahil nakikita mo na hindi applicable, not necessarily na hindi competent yung staff mo, hindi lang applicable yung skills, level of skills na meron sila dun sa risk na ano mo, sa risk na na-assess mo. But probably because may fraud na involved or talagang nangangailangan ka lang ng more experienced na people to do the auditing. Okay? Pwedeng mag-hire ka pala ng experts kasi sila mas fit yan. So, not necessarily na ano, kaya ka nag-a-assign ng staff is because nakita mo hindi nila ginagawa yung trabaho nila. That may be a reason, pero not necessarily. Okay? Basta, makailangan lang pala ng more experience, ng more skills. Okay? So, not necessarily. Providing more supervision. Nakita natin yung responses is just tighter, better, a better quality. Yun lang ina-assure mo. Incorporating additional elements of unpredictability. Sabi nga natin,
surprise cash count. It's an example. Sasabihin mo, cash count natin is 3 days from now. Tapos bigla kang manurpresa ngayon ka mag-cash count. Mabibigla yung mga ano, especially yung may mga ginagawang kalokohan. And making general changes to nature, timing, and extent. Sabi nga natin, kaya ka nagpa-plan is to be flexible with your procedures later. You cannot plan a fixed procedure na wala kang plano mabago siya in the future or na static lang siya, hindi siya pwedeng baguhin. So that's not audit at all. But you change according to what the assessment gives you. Mag-adjust ka accordingly. Umadapt ka. Right? So paano naman daw kung assertion level. So, ito na, specific na tayo na. Yung kanina is FS level lang, yung paano yung overall na na-assess mo. So, what would be your responses that kapag meron ka ng mga specific accounts na nakita mo mataas ang risk? Okay? So, pag nagde-design na ng FAPS, ng further audit procedures, ito doon yung mga titignan ko. Significance ng risk is one. Okay? Gano'n baka laki ang effect nito overall? Para pansinin ko siya. Likelihood, okay, that's a rather. Characteristics, yes. This is very important kasi you cannot apply or you cannot treat the accounts na different, ano, the same. Hindi mo pwede sabihin na same na treat sa cash at sa PPE. They're just very different. Okay? So, dapat yung risk na i-adjust mo din. Hindi pwede yung threshold mo for risk para sa cash ay same sa PPE. Okay? They're very different things. The nature, of course, yung bang controls ay sobrang relaxed, no? Para sa cash. Manual ba or automated? So this is very important, lalo pag natakal natin yung IT audit na. Actually, wala pa pala kay IT audit. So coming pa lang siya. This will be very important kung manual or automated ang controls because just so you know, kapag IT audit, meron tayong ibang tawag sa mga controls. Kasi automated na sila. May mga tawag tayo dyan na bago. And although hindi nagbabago yung overall objective mo as an audit, no? Yun pa rin naman. Naging automated lang. Pero iba na yung mga controls na kailangan. Meron siya para konting modification na gagawin. And then finally, ito. Whether the auditor expects to obtain audit evidence to determine if the entity's controls are effective in preventing, detecting, correcting. Yan naman yung mga dati pa natin, di ba? Prevention, detection, correction, yan. Okay? Effective ba? Nag-effective ba yung controls? So, pangalawa, consider the nature, timing, and extent. Again, adjustable dapat ang FAPS mo. Ano? Kung yung RAPS mo may nagawa ka na nakulang, you should do it in FAPS. Okay? Your purpose mo? No? TOC ba? OSP? Kaya ka nag-TOC kasi nga, yung control risk is not too high. No, nagtitiwa lang ako. Kaya ka nag-ESP kasi wala ka na palang ano sa TOC. Pero, hindi ibig sabihin na nagre-rely ka sa internal control, hindi ka na mag-ESP. Ano, that's just very wrong. That is required. Ang TOC lang ang hindi required. Okay? Malino tayo doon. Tahin. Will you do inspection, observation, inquiry, etc. pa. Lahat ng mga procedures sa pwede. Timing daw refers to kailan magagawin, basically. No? And extent, gano'ng kadami. So, pretty self-explanatory naman yan. Okay? Now, let's discuss itong TOC. Okay, so kailan ka daw required na mag-perform ng TOC? Kapag na-expect mo na merong nagawa kahit pa paano yung internal control nila. Ibig sabihin, you saw na effective naman kahit pa paano si internal control. Okay? Next. Kapag daw, yung substantive procedures ay hindi sapat. Diba? Nakita mo kanina yung pagkakaiba. Sinasabi natin na magsa-substantive procedures tayo kapag yung TOC, hindi na natin gagawin. Pero pwede pala siyang mabaliktad. Na when you found out na kapag nag-substantive procedures ka, ay hindi pa rin sapat yung audit evidence, oh, mag-TOC ka.
Okay, pwede naman pala. Number two, test the operating effectiveness na tingin mo ay gumagana. Kasi otherwise, hindi naman pwede ano eh. Like, assess ka ng control risk. Sabi mo, yung isa hindi gumagana, palamang, yung iba niyang control hindi na gumagana. Hindi ganun. Okay? May mga controls na, pa, na maaaring magmukhang useless, pero meron din namang magmagana. Doon ka na lang sa mga hindi gumagana. Huwag mag-TOC. Doon sa mga gumagana, syempre, mag-TOC ka. Right? Kasi nga, nakikita mo, ah, okay naman. Suitable naman to doon sa gusto nilang ma-protectahan na assets, let's say. Okay? So, doon ka mag-TOC. Huwag doon sa iba. Number three, testing the operative effectiveness of controls includes obtaining evidence about how the controls were applied at relevant times during the period under audit. Okay. So, paano? How? I'm sorry. Pangalawa, consistency. And pangatlo, whom or by. So, when we talk about how, was it done the way it was intended by the management? Yun yung i-assess mo eh. Kaya tayo nag-TOC. So, di ba, nagtatanong mo, paano po may TOC? Paano po siya ginagawa? Basically, tignan mo lang kung paano nag-work yung IC. No? Paano ba nila ginawa? Kung paano ba nila gusto mangyari? Yung ba yung natupad? Or, ala lang, may magawa lang. No? Consistency. Hindi pwede sa simula ka lang ano, magpapag-guard. Di ba? Pag magpapayari na yung taon, ah, tanggalin natin guard. Okay? It should be consistent. Yung internal control, yung mga safe features in place, it should be a consistency applied. Otherwise, I cannot trust yung kahit yung mga parts or yung mga times na i-apply mo naman siya properly, hindi ko na yun pwede pagkatiwalaan dahil hindi mo naman siya in-apply at the latter end. That would be suspicious. Okay? And by whom or by, that is very important kasi by whom or by what means. Very important to see yung gumawa kasi doon natin makikita kung nagkaroon ba ng overwriting, kung nagkaroon ba ng possible na manipulation. Okay? It should be done by the people, the right people for those types of controls. Now, substantive procedures na tayo. Substantive procedures ay para sa specific accounts. Basically. Kaya nga mamimili kung test of details o test of balances. So, anong pagkakaya ba ng test of details? Again, test of details, you want to go to the transactions. You want to go to the events that led to those assertions. Test of balances, you're just testing yung amounts. Yan. Yung tinitingnan mo lang yung amounts, ano relationships ng mga yan. Yung balances na to, ay tingin mo proper na ito yung lumitaw this time around. Okay, so substantive analytical procedures is also part of it, no? Plausible relationships, right? Ano yung maaari na bago this time? Number two, it should include out the following procedures related to the FS closing: agreeing or reconciling. But this is very important kasi kaya nga tayo natin kinukuha ang records si company, baka naman nag-iimbento lang siya sa FS. Pangalawa, examining material journal entries and other adjustments made during the course of preparing the financial statements. So why do you need to examine yung mga material entries? Because you have to know kung yung mga ganito baka bibigat na events, transactions, or properly accounted for. Kasi kung yung mga ganito kabibigat na transactions ay sumablay pa yung company, ano, paano magtitiwala dun sa mga sa the rest? No? Paano magtitiwala sa mga natitira pang entries? Okay? Kung yung ganito kabigat, hindi nyo alam ang ginawa. Or hindi nyo na accounted. Ay, hindi nyo accounted properly. So, number three. The auditor should perform audit procedures to evaluate whether the overall presentation ay in accordance. So, binabalikan naman natin yung primary objective ng SP. Tama ba? Naka-comply ba siya sa framework?
Nice. To summarize yung procedures na ginagawa sa internal control consideration, eto, balikan natin. Una daw, kailangan mo munang i-obtain an understanding. Yung una nito kayo dito sa obtain an understanding, ano? Iba to dun sa RAPS na obtain an understanding. Kasi doon ay gusto mong i-understand ay yung environment, na the entity itself and the environment. Okay? Dito, we are trying to understand the internal control na itself. Paano ba siya dinisign? Paano siya in-implement? Okay? That's different. Pangalawa, once you see the background, no? Na-walk through ka na sa paano internal control nila, make an assessment. Is it high or is it less than high? When you assume that it is at maximum level, ano ang gagawin mo? Okay? Scratch the TOC, diretso ka na sa substantive test. Paano naman kapag less than high or below the maximum level, you can do TOC pa mo. Okay? Kasi nakikita mo, meron ka pang pakikinabangan. Meron ka pang pwede basis. Next. Performance ng substantive test. Okay. What if daw maximum level? What if naman at below maximum level? Whatever happens, you make a reassessment. Kasi, kaya tayo na nagsasubstantive test is to, ano tayo ito? Corroborate yung TOC. No? Gusto nating supportahan. Kung kulang si TOC, magsubstantive test na tayo, and vice versa. Now, if you perform si substantive test at nanatili ka na maximum level, no, make a reassessment. No, after performance ba ng substantive test, yun pa rin ba? Yun pa rin ba talaga ang control risk? After performance naman, is it still below or meron ako na miss out? Right? Should always make a reassessment. Next. So, ano ang effect ng reassessment? So, kasi, di ba nagkaroon ka ng preliminary assessment of control risk? After you make a preliminary assessment, gagawa ka ng TOC. Kung less than high, and kung maximum naman, hindi na. Diretso ka sa substantive. So, after you make the substantive, ano na, tingin mo yung parang control risk, you have to reassess. So, ano ang mangyayari kapag nag-reassess ka? When you reassess the control risk, at nanatili kang less than high. Diba? Less than high siya kanina. Pagkayari mo nung substantive procedures, less than high pa rin. What do you call that approach? Reliance approach. That means, after further procedures, bukod sa TOC, nanatili akong magre-rely sa internal control. Mananatili ako na naniniwala na nagawa ni internal control yung kailangan niya gawin. So what would be the further tests ko na gagawin ko? Less effective na. Hindi ko na kailangang galingan. No? Yung mga relax na siya. Okay? Pwede na ako mag-interim. Kasi nga, naniniwala naman ako sa internal control niya. And pwede na din na smaller sample size. Okay? Pangalawa, less than high siya kanina, na bago to high. Okay? Lumala, ano? Less than high yan kanina eh. Sabi mo, kanina, nagtitiwala ka sa controls. Pero nung na-test ka, ay, bakit nagkaganon? Bakit? Lumala, parang hindi ata gumagana, akala ko lang pala. So, no reliance approach ka na. Kanina nagre-rely ka, ngayon hindi na. Ah, nag-TOC ako. Hindi ko na anahin yan. By the way, yung kanina dito. This is a test of controls. Ano? Test of controls to. Yung reassessment. Pag nag-TOC ka, reassessment. Pwede may konti ka substantive test na gawin. Pero this is primarily sa test of controls. Now, yung after ng test of controls mo, ano ba yung bago mo assessment? Ano? Pwede mo siyang haluan ng konting substantive test. Pero yung totoong substantive test na gagawin mo would be after pa ng TOC. And this is about dun lang sa less than high. Sa below maximum level. Hindi kasama yung sa
maximum level kasi yan, diretso sa sanding test na yan. No need na ng reassessment. Kaya kung mapapansin nyo dito, wala yung high na naging less than high. Ganun. Kasi yan, dumiretso ka na ng substantive test eh. Okay? Just to clarify. And back to this one, na less than high naging high. More effective procedures. Ibig sabihin, ano nangyari sa TOC mo? Hindi naman siya naging useless. Kaya ka nga nag-TOC eh, to check eh. Ang masama, hindi ka nag-TOC dahil nag-rely ka na. Kaya tayo nag-TOC para makita mo kung totoo ba yung assessment mo, yung preliminary assessment mo, can we rely on it? And that's the beauty of TOC. Kasi kung hindi ka nag-TOC, magre-rely ka sa internal control ng katulog, eh, hindi naman pala dapat. Okay? Yun ang importance. No? Kaya hindi mo pa rin siya pwede tanggalin totally. Okay, so, since nalaman mo na na peki pala, akala mo lang, hindi, more effective procedures ka na. Ngayon, kung interim ka, dali mo na sa year end. Okay? Kung smaller kanina, larger na. Pumapalik lang tayo doon sa kung ano yung lesson ng audit risk. Okay? Paulit-ulit lang naman yan as we go along the process. And yun lang. Yun lang ang discussion ng day 4. Next would be day 7. Okay, tingnan natin kung remote pa din. Sa next video, I will discuss the answers na.